Paano mo tatanggapin ang isang pangyayaring hindi mo lubos maisip na mangyayari? Isang kwentong masasabi nating tila nga ba hindi patas itong mundo? Hanggang ngayon kasi ay hindi matanggap ni Nanay Maria ang sinapit ng kanyang babaeng anak na mentally challenged. Bakit? Dahil ba mahirap sila? Dahil ba nangangalakal lang sila? Naway kapulutan natin ang aral ang ating itatampok na kwento ng buhay. Kaya nga lang ay napakasakit kung bakit sa kanya po nangyari. Namumuhay kami ng talinig, kami pa ay napakapahala. So, pakwento muna natin kay Consyal. Dito nyo po nakikita yung... Ay, saan po nakasakay dito po, si nanay? Dito po sila nakasakay. Labali, nakikita ko po yung mag-ina. Mm-hmm. Dito po sila nakikita. Kaya po ako eh, ang puso po natin eh, talaga naman. Mm-hmm. Sila po yung karapat dapat na matulong. Meron nyo, sa hirap ng buhay, sila mag-ina po ay nasa lansangan. Kahit sa init at ano, umuulan, nakikita ko po yung mag-ina. Mm-hmm. Na sana po, kung sino man po yung may mabubuting puso, ang inilalapit ko naman po ay makikita naman po natin ang kanilang istorya ng buhay. Yan guys, dito daw po nakasakay si nanay at ang may tulak-tulak po at nagmamaneho si ate, no? So yan guys, kilalanin po natin sila. Yung anak po ninyo, baka umiyak. Kaya niyo pa? Hindi marunong sa bata. Yan pa yung anak niya. Mukha-mukha ni ate, no? Ano po kaya? Kaso pinahawak mo na yung baby. Ay naman kasi maano ho yun eh. Ako lahat eh. Oh. Ano po kaya? So, si nanay? Maria Luisa Borja. Mm. Tsaka si ate Geraldine Herales po. Ako po ay ano na si nanay. Anong nararamdaman mo nanay? Parang Nagpapasalamat po ako sa kasalukuyan po at may nakakaintindi po sa katayuan namin sa pamamagitan po niyo. Nagsirong. Mm-hmm. Kaya po sana po mga makakapanood na kami po ay umakasan po sa inyo na matutulong po kami sa aming katayuan na Diyo. Sana po matasad pa ako sa aming pagkamat po yung anak kong babae. Nagkaroon pa po ng anak sa pagkadala at nalabas kami. Sana po kami pwede po sa inyong matulong sa aming mga pangangailangan. Parang napunit po ako sa kwento po ng buhay nyo, no? Pagkakakwento po ni Consyal Jerome, at kaya nga po napilitan po siyang inilapit po kayo sa amin, no, nanay?
pwede hong pakwento po ng buhay niyo, Nay? Wala nga na buhay po namin talaga. Pamamasura po, bagamat nga po, wala naman po ako natapos ng pag-aaral. Hanggang grade 5 lang po ako. Tumatuloy sabi po, kaya sa kabila po nang wala ko pinag-aaral, sinikap ko pong mamuhay ng pamamasura po para sa mga anak ko po. Sabi po ni Consel, nakikita po kayo lagi. Nakasakay po doon sa, ano pong tawag dyan, Consel? Sidecar po ng Bote Bakal. Oo. So, kasama niyo po yung anak niyo. Ilang taon niyo na pong ginagawa yun? Matagal na po. Hindi ko na mabilang-bilang po taon. Basta matagal na po taon na po ang binilang. Nagsimula po kayo dito? Opo. Sa wheelchair, tulak-tulak po kayo ni ate. Tapos po eh, nung malaunan nga po, napagsikapan nga po ng bunso ko, ilang taon po, bago lang po niya yun na ipundar po. Na paano po yung ano nyo, ano po yung kondisyon nyo ngayon? Ano? Nakakalakad naman po ko yung paupo po, pero yung tayo po hindi na po dahil yung depresya ko nga po dito. Spinal cord, tinamaan. Kailan pa po nagkaroon po ng problema yung ano nyo po? 2008. 12 years. May isang angel tayo, Nay, no? At ano pong pangalan niya? Eliza. Eliza po. Anak niyo po yan, ate? Sa Pagkadalo. Oh. Yan po yung na-rip po yan. Na-rip siya. Hmm. San po? Bali, yan po yung bunga niya. Paano nangyari, ate? Pwede pakwento? Na ano po ako niya, sinama po ako sa pasalamat po ng muli pang pang. Hindi ko po alam na gano'n po yung mangyayari. Niyaya niya po ako sa kanila. Doon po nangyari. Pwersa po akong ginamit eh. Nawala po ako ng malay. Na haluan po ng pagkain. Sa pagkain po siguro nalasing po siya. Kasi po ano po yan, nangangalakal. Eh nawala po siya, inanap po nito. Alas 10 na po ng gabi, wala pa po. Eh nang umuwi po, alas 4 na po. Yung ba'y naisumbong sa... Apo, nakakulong na po siya. Okay, so okay. Nakakulong na po ni Mayor Carla. Anong parang sustentong mangyayari? Wala po. Wala pa po kami usapan po dahil ano po eh, wala din po yung magulang mo dahil nakiusap din po sa akin. Eh, sabi ko, magagawa ko lang po yung tulong sa inyo. Di, intindihin na lang po eh, sa amin na lang po. Dahil wala din nga po. April, kapapanganak niya lang po ng April. Ganyan na yung buhay, nagkaganon pa ho, no? Eh ako naman po, nandiyan na po, natanggap ko na po sa kabila po ng kahirapan namin, kahit na ganon po, nandiyan na po, hindi ko naman po pwedeng pabayaan dahil laman at dugo ko rin po yan, tsaka wala naman ang kasalanan yung bata. Kaya sinisikap ko na lang nga po na buhayin namin kahit sa ganyang parang din po. Napakasakit bilang isang bagulang, inigating nga sa muna kulang-kulang isang taon tapos na ganon. Hanggang ngayon, masakit pa rin ako. Siyempre, nakikita kong ganyan. Si tatay po, nakasama ko na. Ay, si tatay. Ayun tayo dito po kayo. Tayo dito po kayo. Tayo ang pangalan niyo, tay. Nestor. Si tatay Nestor. Ilan taon na po kayo? Wala ako. 94 na. 94? Ah, oh, lakas pa po ni tatay na. 94? Yeah, po kayo. Puho muna kayo po. Puho kayo dyan, tay. Okay lang po ba yung pakiramdam nyo, tay? Para minsan, para hindi. Minsan po okay, minsan hindi. May sumasakit po ba sa inyo, tay? Oo. Siya na nag-alaga sa amin, yung wala po naman kayong tatay namin. Bali, stepfather niya siya. Naglalaba daw ako nung kasalukuyang maliit yan. Eh, nakita niya ako kami sa tabi, nilong nakitulog. Kamuha niya ako kami. Eh, ayaw ko nga sana sumama sa kanya, pupunan nga ako. Inunan niya kong sinunok yung mga anak ko. Kaya ako sumama na po ako. Grabe naman, no? Tatlo na po yung anak niya nun? Opo. Pero nagkaanak po kayo sa kanya? Hindi po, nabis. Naikit na po sa mga. So, grabe, no? Pinako ni tatay. Naalala niyo pa yun, tay? Hindi na. Grabe, no? Ang pag-ako ni tatay sa inyo, kuya. Hindi na. Tay! Ang saya ng puso ko na narinig ko na kinupkup nyo yung tatlong anak niya, no? Inalagaan nyo, no? Grabe.
hindi niya anak pero inako niya yung responsibilidad ng hindi dapat sa kanya, no? Dito muna kami tayo na. Chance mo na to para magpasalamat kay nanay. Ay, talaga niya yung anak ko kahit ka paano. Ayaw ko kayang palakihin yun. Hindi na makakilos si nanay pero siya pa rin ang mag-aalaga sa anak mo, no? Kahit na mamasura, kinaalagaan niya. Hindi katulad nung ibang may mental na kung ano ginagawa siya, hindi pa sa ganyan. Magkano kinikita mo ate sa ano? 300. Ano-ano yung mga? Mga mineral, lahat na ganyan. Ano, karton. Pag ano po, bigay na lang po sa amin. Magbibigay sa amin. Nung lalo po nung kasama po, may mag-aabot po sa amin kahit pa paano. Yun naman nung lagi ko sabi sa kanila eh. Basta kung mamuhay kayo ng tahimik, huwag kayo gagawa ng masama. Di balik kayong nahihirapan ng ganyan eh. Masarap yung nakakatulog nang wala kang nasasaktan na atakan na tao eh. Ano? Kaya nga lang eh, napakasakit ko bakit sa kanya po nangyari. Namumuhay kami ng tahimik, kami pa rin napakapangal. Ngayon, basta ang sabi ko lang lagi sa kanya, yung pangyayaring kanya sa buhay niya, sana kaputumayo siya, kahit nagkaganyan siya, sikapin niya mabuhay ng maayos. Yan naman lagi kong pangaral sa kanila. Ganun po buhay ako kahit mahirap tayo, basta kayo kakoy marangal na magtatbaho. Di balik ako, mangingi kayo, huwag kayo magnanakaw. Yan ang lagi kong kabilin-bilin sa kanila. Masarap yung kumakain ka ng nahihingi. Mangingi ka, mamay magbigay, di salamat. Walang kasalanan yung bata dyan eh. Opo, yan nga po inisip ko noon eh. Hindi ko naman kaagad nalaman na ganyan yan dahil tinatago-tago na nga nila sa akin. Kaya ang ginawa ko, eh kumot hindi nga ho siya naglalaba, ako ang lagi naglalaba. Eh ba't ka ako butong buwan na to'y garito ganyan, hindi ako nakakapaglaba ng buwan na niyang dalaw. Eh dumadaan lagi sa akin masakit, eh dalawang beses ko pina-check up, pinfix yung dandaw sa ihi. Eh mabuti ho nung malaunan, nung napapansin ko lumaki yung tiyan. Napunta na ako doon sa ano sa center, tinanong ko, eh nangihingi daw lagi ng gamot doon. Kasi malaman ko na nga kung gano'n, hanggang inano na nga ho nung ni Mayora, sinulungan na ho siya. Pinautrasan ho yan ni Mayora hanggang sa mga anak, eh si Mayora na po lahat ang napintindi. Wala na ho kung nabis na ano, ginastos. Eh sabi ko nga ngayon, naisip ko sa buhay nga namin kahit nagkaganyan kami. Mas maganda nga yata ako yung may naitatanim ka mabuti para pagdating ng panahon may anihin ka mabuti. Pag may naisukso ka, may nadudukot ka. Ngayon ko na lang naintindihan yung mga ganyang bagay sa panahon na to. Pasalamat po kayo kay Mayor Carla. Po, hindi nga po ko nakapagpasalamat sa kanya ng personal. Sana po kung mapanood niya nga po ito, Mayora. Napakalaki tulong pong ginawa niyo sa pamilya ko. Nagpapasalamat po ko dahil hindi niyo po pinagayaan yung anak ko sa pangangailan po namin. Maraming salamat po. Nanay, po'y natutuwa at very proud po sa inyo po, no? Po'y sobrang na-touch po sa pagmamahal po nyo sa anak nyo at sa apo nyo. Siyempre, kaya po kami nandito kahit pa paano yung makapag-abot ng pagmamahal po sa inyo, no? Kasama po ng ating buong mga sponsor. Kami po ay YouTuber, vlogger po at may maliit po tayong channel sa YouTube. Nakakapanood po kayo sa YouTube? Hindi po ako marunong po nun eh. Kahit sa cellphone po, wala po akong alam. Basta ano ko lang po, pag may tatawag, yun lang po. Tita Liberty, yung pong pinadala niya na 5,000. Kila nanay at baby ko na lang po ibibigay, no? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, huwag niya na pong ihawak sa ano po ni baby. At yan, pasalamat po kayo kay Tita Liberty.
Maraming salamat po, Tita Roberti, at nasumpungan po namin kayo. Malaking tulong na po sa pambili ng gatas sa pangangailangan po namin sa pang-araw-araw. Maraming po salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at lalo pang lumawak ang inyong gawain. Samahan po kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo. Sa mga wala pong sawang nagpapaabot ng pagmamahal sa mga kababayan po natin, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Mahal ko po kayo. Okay po.